Isang Pinoy naman ang binitay sa Saudi Arabia dahil po yan sa kasong murder. Ikinalungkot ito ni Pangulong Marcos Jr. at tiniyag niya na ginawa ng pamahalaan ang lahat para iapila ang hatol pero tumanggi ng pamilya ng biktima na makipag-areglo. Boy Rencina Cruz sa balita. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na isang Pilipino ang binitay sa Saudi Arabia dahil sa kasong murder. Ayon kay DFA spokesperson Tess Daza, ginawa ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat gaya ng pagbibigay ng legal assistance kabilang na ang Presidential Letter of Appeal para maisalba ang buhay ng Pinoy. Pero sinabi ni Daza na tumanggi ang pamilya ng biktima sa alok na blood money kapalit ng pagpapatawad sa Pinoy kaya natuloy ang pagbitay dito. Hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang DFA sa kaso dahil sa kahilingan ng pamilya ng Pinoy na maigalang ang kanilang privacy. Ikinalungkot naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pangyayari pero iginiit na ginawa ng pamahalaan ang lahat sa nakalipas na 5 hanggang 6 na taon para iapilang hatol. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. And unfortunately, the law there is very strict, and apparently the conviction has stood, and one of ours has been taken away. But yes, very unfortunate. Nagpaabot din ng pagkiramay si Pangulong Marcos sa pamilya ng Pinoy at tiniyak ang mga ito ng tulong, partikular sa pagpauwi sa mga labi ng kanilang kaanak. Thoughts and prayers are with them. There is nothing that one can do to make it whole, but we will do our best. We'll see what they need. Boy Rencina Cruz para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matatag. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.